Pasigueño, breaking news tayo kasalukuyan po na merong sunog dito sa May Agapito Subdivision, Barangay Rosario. Kanina mga bandang 3:18 nang pumasok ang positive alarm. Kasalukuyan po ito ay latest at live at kukuha pa lamang po tayo ng ilan pang mga detalye na kakailanganin para ihatid sa inyo. Ngunit sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin inaapula ang sunog dito. Makikita nyo na malaki ang usok na dulot nito. Unang impormasyon na ating nakuha, ito po ay isang residential property dito nga po sa binanggit nating lugar. Kasalukuyan po ay nandito na ang BFP at ilan pang mga bumbero. Ngunit ating napag-alaman, ikukumpirma po muna natin. Pero ayon po dun sa ating nakuhang detalye ay bata po yung naiwan sa bahay kanina. Nailabas naman na po siya ngayon. Ngunit kinakausap pa ng BFP yung mismong may-ari ng bahay. Ito po yung mga bata na nandun kanina sa loob ng bahay. Ayon sa kanya, siya lang mag-isa kanina sa bahay nila. Kukumpirmahin natin yan sa magulang mayamayang konti. Kinakausap pa lamang kasi sila ng BFP. Ulitin natin, ito po ay nagsimula kanina mga bandang 3:18 ng hapon dito sa Agapito Street, Barangay Rosario. Kasalukuyan na inaapula pa ng ilan sa mga bombero tulad nga ng Rosario Pumper at kausap lamang po ng Bureau of Fire Protection ang may-ari ng bahay at ilan pang mga kabataan. Unang impormasyon na nakuha natin, mag-isa sa bahay kanina yung bata. At kasalukuyan lamang po kasama natin ngayon yung may-ari ng bahay. Nakita rin po natin si Kagawad Annalyn Santos na tumong dito. Bago ko umalis kanina, inom mo ako ng baso isang... Hindi ko nga alam, minum ako ng tubig, pag ilabas ko, minamay ako amoy gasol. Amoy gasol? Oo. Lugubis pa nga ako ng kamay eh. Tapos hindi akong kinapay. Pag galing ko, ayan na. Kinapay, kumain mo na ako. Galing ko, may apoy na. Sa iyo, bakal ko po yung nangyari? Yung baka yung mga apoy yun. Yung apoy niyo po ang naiwan sa bahay? Hindi, sa pamangkin ko yun. Pamangkin niyo po yung naiwan sa bahay? Ay. Paano po yung nangyari? Bakal? Bago ako umalis, nagugas ako ng kamay, amoy gasol. Okay po. Tapos umalis ako, bumili ako ng tinapay. Pagbalik ko, may apoy na. Opo. Yun. So, nung bumili po kayo, ang naiwan sa bahay yung pamangkin nyo? Hindi, mga apo ko. Lumundag na sa kabila. Lumundag na. Lumipat sila sa kabilang bahay. So, wala naman pong naiwan sa loob? Wala po. Saktan.
Lahat po kayo ay nakalabas na. Ilan po kang pamilyang nandoon talaga nakatira? Sa amin po. Anim. Anim po na katao. Anim na katao, dalawang palapag po. Ano, lahat-lahat niya anim na. Opo, tapos dalawang palapag po yung bahay? Opo. Okay po. Gawa po sa kahoy, light material. Opo. Light materials nandiyan sa loob nila. Okay. Kasi banda rito nagsimula eh. Dulo kami. Nat-nat na damay na po ba yung katabi? Opo, dami na rin. Damay na rin po. Ilang bahay na po? Dami niyan. Siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yan. 8 apartment, parang semi-apartment, di ba? Ang nadamay na po. Oo, kasi dead end yun eh. Di ba? Wala naman dadaanan dun sa dulo. Wala, di ba? Ito lang kayo, pag ganun lang sila. Kaya talagang ang tendency, dito talaga sila lahat lalabas. Wala kasi silang palabas sa punta doon sa kabilang. Pwede rin pumalong, kaya rin bumaba na. Ha? Pwede rin pumalong. Oo, pero hindi mo kaya pumalik doon. Sa ikaw. Pero sir, wala kahit isang nasaktan. Wala po, wala po. Okay, okay po. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Opo. Okay. Ayun po, ay kasama natin yung may-ari nga po ng bahay. At ayon kay Kagawad Annalyn, pagpasok dito sa looban, may 8 apartment at nadamay na daw po. Tingin daw po nila ang dahilan nito ay ang gasol. Ayon sa ating nakausap, siya ay naghugas pa daw ng kamay bago lumabas para bumili ng tinapay. At napansin na lang niya pagbalik niya ay may sunog na. Ayon kay Kagawad Annalyn ay sarado nga yung dulo nitong looban, dead end ito, so wala rin talagang ibang lalabasan kung hindi dito kung nasaan po tayo ngayon. Ayon din sa may-ari ng bahay, wala naman daw pong nasaktan. Tulad ng ating kanina pinakita, yung mga bata kanina ay ang kanyang mga apo, at ang ilan pa sa mga nakatira doon, nasa 6 sila katao sa bahay na yon, ay okay naman. Kaya yun ang ewan sa bahay. Ayun na nga, yung bata. Kasi, yung nga, but nakalabas nga eh. Buti nga. Sa apo na umiiyak na yun, iba pa po yung sa apo nito muna natin. Ah, iba yun. Yung kasi ang, ano, yung nagsimula mo yung gusto ulog sa kanila. Sa kanila, sa bata. Kasi, ano, sorry, pero sir. Okay. So, yung bahay po kanina natin binabanggit, ay yung bahay na tinitirang kanina nung kausap natin na may mga apo. Ito po yung solo parent na naiwan nga po yung bata. Sir, sa inyo daw po nagsimula sa bahay nung nagsimula yung apoy? Sabi nila, sa amin daw. Kasi kakarating ko lang, hindi ko rin alam yung nangyari. Ang iniisip ko ngayon, yung mga anak ko, okay naman po. Kayo po ay galing sa labas dahil nagtinda? Nagtitinda po. Ito lang yung hanap buhay ko. Pagkain po. At sino po ang naiwan itong bata? Ilan po sila? Bali, ang unang naiwan yung isa kong anak. Ilan taon po ito? 8 po. Kasi yung uwi na ito, 11:45 sinundo ko. Ito naman tatlo, hinatid ko 11. Tuwang uwi na ito, 1:30. Yung panganay 2. Kumbaga nagsasabay-sabay na lang sila. Ayun lang. Hindi ko alam sasabihin ko. Takinakabahan din ako eh. Ang importante po ay wala pong nasaktan na po. Ingat po, sir. Mukhang kailangan po silang i-check. Okay, sa ating pong nakausap ang isang solo parent, ayon nga po sa detalye na binigay nila sa atin, ang nakarating po sa kanya, sa bahay niya mismo nagsimula ang sunog. Wala siya sa bahay niya dahil kasalukuyan nga po siyang nagtitinda. Nagtitinda po siya, naghahanap buhay sa labas. First alarm, itong sunog na ito dito sa Barangay Rosario, mga 3:35 p.m.
Pampan sa Rosario Pamper, atin pong nakita ang Santolan Alpha Pamper na nandito tumutulong sa pag-subpo o pag-apula ng apoy. CBY Pamper ay nandito na rin po upang tumulong sa pag-apula ng apoy dito sa Barangay Rosario. Uulitin lamang po natin na mga bandang 3:18 ng hapon nang nag-positive ang alarma dito po sa Agapito Subdivision sa Barangay Rosario at 3:35 naman po nang ito ay maging first alarm. Sa kasalukuyan, ilang mga kabataan po ang inaasikaso muna ngayon ng Bureau of Fire and Protection at ng Bantay Pasig Division. Natin silang nakita. Nakapanayam natin na una kanina ay ang isa sa mga nasunugan. Ayon sa kanya, naghugas pa siya ng kamay bago siya lumabas ng bahay. At pagbalik niya, nakita na lang niya na nasusunog na nga mga bahay. Ayon naman kay Kagawad Annalyn Santos, dead end itong pagpasok ng looban na to. Kaya't wala rin paraan para makalabas itong mga tao dito kung hindi dito lamang. Kasano ko yung binobomba sa loob, kaya't mas lumalaki po yung usok. Ayon naman sa pangalawa nating nakapanayam, siya po isang solo parent na kasalukuyan nga na nagtitinda na mangyari itong insidente. At pagkatapos po mangyari itong insidente, umuwi siya dito. Naiwan po kasi yung isa sa kanya mga anak na maagang umuwi galing sa eskwela. Samantalang yung dalawa pa sa kanyang anak ay hinatid naman niya sa eskwelahan. Kasi no, kuya, hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin dahil syempre nabigla po siya sa nangyaring ito. Ngunit ang importante ay wala naman pong nasaktan doon sa mga bahay na nasunog. Natin. Ito ay dito sa Agapito Street sa Barangay Rosario. Mamaya pong konti ay susubukan natin makakuha ng detalye mula po sa ilan pa sa mga bumbero dito sa Bureau of Fire and Protection. So far po, wala naman pong nasaktan at ngayon po ay nailabas na yung mga nakatira doon sa loob. Ayon kay Kagawad Annalyn, nasa 8 bahay. Ito po ay mga paupahan na gawa naman po sa light material. Ang BFP, kasama ang ilan po doon sa mga kabataan, ay tinitignan muna kung nasaktan o may sugat itong mga bata. Katabi po nitong lugar kung saan nasusunog ay merong four-story building po. At ang ilan sa mga nakatira dito ay nakalabas na, nasa labas na rin po ng bahay. Iba nakadungaw na sa kanilang mga teres. Sa harapang bahagi naman po ay may isa pang bahay na gawa naman po sa semento. Susubukan lang po natin umakyat dito sa katabing building para masilip natin ng mas malapitan kung
gaano kagrabe o kalala yung lugar na na tinamaan itong apoy. Kasama po natin si Kagawad Annalyn na agaran din pong tumakbo dito upang masilip ang kalagayan ng mga residente. Ito po yung katabing building na sinasabi natin na may apat na palapag. Dito para mabobomba niyang kagalon. Antong lakas sila kagalon. Atyo! Atyo! At nakikita po natin sa may bubugang bahagi, meron pa rin pong mga apoy o apoy. Binubomba po yan sa loob, kaya yung usok po ay papunta dito kung nasan tayo ngayon sa taas, sa kabilang building. Ito dito dapat ito pala, sir. Ano ito? Diba, 1, 2, 3, 4, mga walo mahigit. Walo mahigit na kagawad. Mga luma kasi ng mga bahay. Kanina yung ating pinapakita na daanan nila, ito yung eskinita. Tanaw natin kung nasan tayo ngayon. At pagdating nga dun sa dulo, yung mga bahay po dito gawa sa light material. Pagdating po dun sa dulong bahagi ng eskinita, dead end na po iyan. Dapat nga meron dito. Kasi ang dito po ngayon, nasasahot lang ng dito. Ulitin lang natin mga Pasigueño, ito ay sa Agapito, Barangay Rosario, 318, nag-positive ang alarm, 330 po, mga 335 to be exact, nang ipinalam sa atin na nasa first alarm. Patuloy pa rin ang ating mga kawaninang pamatay sunog sa pag-apula ng apoy. Bakit yung maliniit lang na host? Ayaw mo na magpagapag ng host. Sabi ko, Kasama natin ang isang bata dito. Ayon sa kanya, doon din daw siya nakatira. Asan yung kasama mo? Nandun po sila sa baba. So, nang nandun ka sa loob ng bahay nung nangyari yan? Wala po yung kapatid ko po. Nailabas siya? Nailabas po kami lahat. Okay. At wala ka namang naramdamang sakit? O hindi ka naman na... Wala po. Kinakabahan lang po. Okay. Ayun na, nakaangat na siya. Kasi aangatin daw yung bubong. Para nilabas yung apoy. So, tinataas po nila kagawad yung bubong ngayon? Pupunta doon daw eh. Sa likod po. So, ngayon po, yung batang nakausap natin, ayon sa kanya, dun siya nakatira sa isa sa mga bahay dito sa likuran. Hindi naman daw siya nasaktan, ngunit syempre yung kaba at takot na mga kabataan. Ilang kabataan din yung nakatira dito, nakita natin may tatlo mula dun sa kausap natin na solo parent. Isa ngayon nakasama natin dito sa kabilang building at meron daw siyang isa pang kapatid at yung apo nung una nating nakapanayam. Medyo masakit po sa mata itong usok na ito dahil po yung pagbomba po doon sa baba. Pumupunta po siya dito sa kung nasan tayo ngayon. Ito yung katabing building na nasa apat na palapag. Ayon din po sa detalye pa na binigay sa atin, itinataas po yung bubong para mas madali na rin pong maapula yung apoy. Okay na sir. Ay, ito minahakit tayo na din. Okay. Dapat ba ibagsak na lang doon? Hindi po ako minahakit. Hindi po panito siya tayo. Mas malapit, mas kukunti magagalak. Ano po? Hi po. Ingat kayo, kuya. Tol, ingat ah. Hindi pa. Ulitin lang natin. Nang galing tayo dun sa katabing building po, dun sa taas, para mas mapakita natin sa inyo kung ano po yung nangyayari mismo dun sa nasusunog na bahay na sa walong pinto, pito hanggang walong pinto po iyon.
nakita dito ay ang Rosario Pasig Fire. Ganon din po ang Santola na Alpha Pumper, ang Rosario Engine, at patuloy pa rin pong nagdalatingan yung iba pa. Wala po dun sa kabilang building na mataas ay naglagay na rin po ng mga bombero. Para po madagdagan yung tubig na nang mas mabilis pang maapula itong apoy. Deklara ang positive alarm at matapos po yan ay 3:35 po ng deklara na first alarm. Wala naman pong nasaktan at chinet na rin po yung mga bata kanina at ilan pang mga residente o yung mga nakatira doon sa bahay, at ngayon naman po ay kausap pa rin sila ng BFP ng ilan sa Pantay Pasig at inaasikaso po yung mga nasunugan. Dito sa Mayluoban sa Agapito Subdivision, Barangay Rosario. Dead end po itong looban na ito. Katabing building nito ay apat na palapag, samantalang sa may bukana o sa unahan na itong eskinita ay isang semento naman po gawa, sementadong bahay naman po gawa. Kasalukuyan din pinapausod na ilan pa sa mga taong dito, kasi may ilan po mga bata din na lumalapit. Pinapalis po muna sila dahil magsisimula na rin po ang pagbuga ng tubig mula dito sa mataas na building. Natin. Sa lahat ng mga Pasigueño na ngayon pa lang nakakapanood ng ating breaking news, ang ating live, dito po ito sa Agapito Street, Agapito Subdivision, Barangay Rosario. Nagsimula ang sunog dito sa paupahan po dito, residential apartment, sa mga bandang alas 3:18 to be exact. Thank you.
medyo humihina-hina na rin po yung usok. Simula nang dumating tayo kanina, nung umakyat tayo dito sa building at pinakita natin sa inyo yung apoy na nandun po sa may bubong, meron pang konting apoy kanina. At kung nandun kayo sa taas ng building, mahirap po talagang huminga dahil yung usok mula dun sa bahay, sa babahay na susunog, ay hinahangin po papunta dito sa mataas na building. Ng detalye ang ilan po sa mga nandito. At nakuha na natin po yung impormasyon, fire under control, 335, ayon po kay Kapitan Nduka. Dumating na rin po ang Pasig Police para silipin itong nangyari dito na sunog. May isa pang pamilya tayong nakausap dito, ayon sa kanya nasa 8 silang pamilya at galing siya sa eskwelahan at pinauwi lamang dahil nga na pag-alaman na may sunog sa kanilang bahay. Susubukan lang natin kung ating makausap ang ilan pa sa mga nakatira dito. Ma'am, detalye lang po para po malaman. Sa pamilya niyo po wala na hinchoy. Ayun, may nakuha ang aso. Kanino pong aso yan? Kilate Goray po yan. Kilate Goray, nakuha yung aso. Ayan. Meron pong na-rescue ngayon na isang aso na nakuha po mula doon sa loob. Okay, so ito pong aso ay alaga din po nung isa sa mga nasunugan. At na-rescue nga po itong aso. Sa detalye
detalye na nakuha natin, ito pong asong ito ay aso pa ng nanay ng isa sa mga pamilya na nasunugan sa loob. At meron pa rin pong naiwan na isa pang aso sa loob na tinusubukan pong makuha ng mga bumbero. Stress na stress po yung aso. Ramdam natin at nakikita po talaga natin. At, pero nung paglabas po, dala-dala ng bumbero, ay natuwa naman po yung pamilya ng nasunugan, maging yung mga kapitbahay nila. Po natin yung mga detalye na nakuha na natin ng official details. 3:13 ng mag-positive alarm. 3:21 ng ito ay naging first alarm at 3:35 naman po ng ideklara na fire under control. Usok kumpara kanina, humina na po yung usok na ating nakikita kung nasan tayo ngayon. At nakuha na rin po yung isa pang aso. Ayan, na-rescue na rin po yung isa pang aso. Sa inyo po siya, sir? Opo. Naku, stress na stress siya. Ayan po, stress pa siya. At ang may-ari po na itong aso. Sir, kayo po may-ari na itong aso. Okay, sige po. Meron pa po bang ibang aso doon? Wala na. Meron pa isa. Meron pa. Pinakanalay niya. Nandun po yung isa. May nakuha na pong isa. Hindi, okay ba? Iba pa po. So, may nanay na ito. Okay, sa inyo din po. Ayon po sa ating nakausap, may isa pa pong may isa pa pong aso na nandun pa sa loob. So, dalawa na yung na-rescue. May isa pang aso doon sa loob, yung nanay nga po nitong huling aso na inilabas ng mga bumbero. Bagamat nakikita natin na napapagod na rin itong mga bumbero, ay tuloy pa rin sila sa pagsugpo at pagtutulungan para maapula ang sunog dito sa Agapito Subdivision, Barangay Rosario. Ayon kay Captain Dupa, Horten ay fire out na po. Ulitin lang natin detalye po ng sunog na ito dito sa Agapito Subdivision, Barangay Rosario. Nagsimula po ito kanina, official na binigay sa ating detalye, 3:13, first alarm po ng 3:21, fire under control I mean, ng 3:35 at 4:10 po ng maging fire out. Wala pong casualty.
bumalik po muli yung bumbero dahil meron pa daw pong isa pa na aso na naiwan sa loob. Sisilipin muli nila. Namin. Bila nagsisigaw na may sunog, pagsilip ko sa pintuan, may sunog na nga. Kaya kinalaga ko na to, tsaka ito, pinalabas ko na rin, pati yung panganay ko. Tapos bigla na ako tumakbo. Hindi ko na nga na-survive yung mga gamit kasi wala na, malapit lang ako eh. Lumalaki na siya, ang bilis eh. Kaya hindi na ako nakapag-ano ng gamit. So, tatlong bata, tsaka kayo po ang nakatira doon? Oh. Wala na kayo? Hindi, may kasama po ang asawa ko, kaya asawa ko na sa trabaho. Alam na po. Opo, alam na. Pa-uwi na rin po yun. Wala naman po nasaktan sa inyo at sa mga bata. Wala naman po. Ito po, mama ko. Galing ito, papa ko. Pumunta sila kapunta dito. Galing trabaho yung mga yan. Pero hindi po sila nakatira. Diyan din po sila nakatira. Nasunog din po yung kabilang bahay nila. Katabi po kayo ng bata. Opo. Amin na yun ang puruan. At kayo na yun ang puruan. Sorry po, pasensya na po, no? Pero kayo po hindi naman nasaktan. Hindi naman. Kakarating nga lang po namin galing trabaho. Wala po tao sa bahay. Wala po lahat kasi yung anak namin nag-aaral po eh. May pasok ngayon. Ano ilang pintuan po yung anong sunog? Yung sa amin po? Bali, up and down po yung sa amin. Up and down din po? Opo. Puro up and down po ba yung natamaan ng apoy? Hindi po masabi. Yung sa gitna po namin, up and down din. Doon din na po nagsimulan sunog. Sa gitna? Opo. Sige po, kasansya na po. Mamaya pang konti, tignan natin kung may makukuha pa tayong detalye kaugnay nga dito. Sa mga ngayon pa lamang nakakapanood ng ating live at latest dito sa iNews Pasig, ulitin lang natin ano, para lang din po sa kaalaman ng lahat. Ito po ay sa Agapito Subdivision sa Barangay Rosario. Kanina binigay na natin yung mga importanteng detalye kung kailan nagsimula nga po at kung kailan naging fire out. At so far wala naman pong nasaktan na mga individual. Yun nga lang po, meron pong ilang kabataan. So medyo ngayon ay takot pa din. Sinilip na rin ang Bureau of Fire kung may ilan pang mga hayop na naiwan sa loob. Kanina na ilabas na rin po yung ilan sa mga aso, maging yung pusa. At maya-maya ang konti, kukunin lang natin yung ilang pang detalye mula kay Kagawad Annalyn. Kaugnay nga dito sa sunog na naganap sa Barangay Rosario.
Dumating po ang BFP, ang Pasig Police, ay nandito rin po ang Bantay Pasig Division, maging ang barangay ay nandito. Nakuha na rin po yung isa pang aso, yung huling aso. Sir, huli na pa? Oh, siya po, siya po. Siya po yung pinakalas po. Pinakalas? Apo. So, okay na, kompleto na yung mga aso? Kompleto na po, kompleto. Wala na pong naiwan na. So, yun po yung magandang balita naman dito sa nangyari. Nakuha na po ng mga bumbero ang lahat ng mga pets. Apat na aso, isang pusa, at kompleto naman po ang mga residente. Wala mang naisalba yung iba sa kanila ay... wala naman pong nasaktan. Detalye para maipasa natin sa inyo ang mga impormasyon. Ang binigay po sa ating information ngayon lamang, nasa 14 families po ang naapektuhan nito. Ngunit kukumpirmahin ulit natin yan sa kagawad na si Annalyn Santos para masigurado. Kagawad Annalyn, para lang po dun sa mga detalye na kailangan natin. Kagawad, ilan po families? As of now, 14 families po yung nalista namin. Pero yung individuals, hindi pa po namin nakukuha kasi ini-interview po po namin yung iba mga tao. Ano po kaya yung next step? Saan po kaya muna sila ilalagay? Siguro, ang amin naman pong evacuation center ay nandun po sa may floodway. Kakausapin na lang po namin sila, katuwang yung homeowners dito, kung saan sila gusto na lumikas. Kasi po, nakita ko na halos apat na pamilya, walang nailigtas eh. Siyempre, kailangan nila pagkain agad. Diba? Kailangan nila yung tutulugan agad. Kaya siguro, wala sikap dito, pero alam ko naman na mamonitor niya to. Mapapadala naman po siguro dito kung ano yung information na darating. Dahil as of now, DSWD main ang andito. Yung DSWD Pasig siguro papunta pa lang sila rito. Kaya hintay-hintay lang natin siguro. Pero so far po, pag walang casualty, walang nasaktan, tama po? Oo. Okay naman. Wala naman po. Wala naman pong casualty. Sa totoo lang, may aso nga, nakaligtas siya. Diba? Kaya God is good. Wala naman nasaktan. At walang mga naiwan ang mga bata na nandoon. Okay. Salamat po, Kagawad. Thank you din. At ating nakausap si Kagawad Annalyn, at binigay na niya nga sa atin itong mga detalye. Nasa 14 families, hindi pa lang niya mabigay kung ilan individual, pero ayon sa kanya, walang nasaktan. At maging ang mga hayop, alagang hayop, mga pets na mga residente ay na-rescue naman ng mga bombero. Kasalukuyan, nandito na ang DSWD Quick Reaction Team mula sa main ng DSWD para tumugon din po dito sa nangyaring sunog. Ang mga nasunugan ay posibleng dalhin muna sa evacuation center sa may floodway at natutulungan ng barangay.
Bahay ng Rosario. Paalaala sa lahat ng mga Pasigueño, nasa loob man o nasa labas ng bahay, mag-iingat po palagi mula dito sa Agapito Subdivision, Barangay Rosario. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ayon Pasig.